si Herbert Colanco. Si Herbert Ampang Colanco ay nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo ng Parañaque Regional Trial Court noong 2014. Siya ang tinuturing leader ng Ampang Colanco Robbery Group. Ang grupo ni Colanco ay responsable sa iba't ibang high-profile bank robbery sa bansa. Sila rin ang grupo sa likod ng panloob sa branch ng Rizal Commercial Banking Corporation sa Cabuyao, Laguna, kung saan namatay ang 10 katao. Nahuli ng mga otoridad si Colanco noong 2009 sa isang checkpoint sa Iligan City. Naging recording artist si Colanco sa loob ng bilangguan. Dahil sa impluensya nito sa loob, isa siya sa mga inmates na mayroong marangyang kubol. Noong nagkaroon ng malawakang raid sa maximum security compound ng Bilibid noong 2014, nakita sa loob ng kubol ni Colanco ang mga kagapitan sa pag-record ng album, TV, cellphone, illegal na droga at iba pa mga kagamitan na mariing pinagbabawal ng batas na ipasok sa loob ng bilangguan. Si Colanco ay nilipat pansamantala sa kustodiya ng National Bureau of Investigation pagkatapos ng raid, kasama ang iba pang miyembro ng Bilibid 19. Sa kalagitnaan ng taong 2015, ibinalik sila sa Maximum Security Compound, Building 14. Dito, pinaigting na ang seguridad ng nasabing pasilidad para hindi na diumano makapuslit ng kontrabado ang mga nasabing preso. Sa kasalukuyang pandinig ng Kongreso, si Colanco ang nagsabi na sinabihan siya ni JB Sebastian na magbigay ng 3 milyong payola kada buwan para sa kampanya ng Noe Justice Secretary Laila De Lima. Si Colanco rin ang nagdiin kay Sebastian na diumano'y nagbayad ng 20 milyong piso para mailipat sila Colanco sa NBI para masolo nito ang bintahan ng ilegal na droga sa loob ng Bilibid. Ayon kay Colanco, salat siya sa kaalaman dahil sa murang edad pa lamang ay natuto na siya magnakaw para lang may pakain sa kanyang pamilya. Para sa Alamba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita.